Hey everyone, this is Kuya SMB. Ating pag-uusapan dito mga ka-idol, magandang epekto ba ang mangyayari between the Team Abot Kamay and the Tikram community sa pag-collabs ng ni Nanay Merly, the founder of Team Abot Kamay, and of course, the founder ng Tikram. Okay, ating pag-usapan ngayon mga ka-idol regarding po, bago pang lahat po mga ka-idol, please don't forget to subscribe my YouTube channel, Kuya SMB Vlog. Ngayon ating pag-uusapan kung anong magiging epekto nito. Well, unang-una, magiging epekto po nito is maninibago po ang mga supporters ng Tikram. At of course, maninibago din ang supporters ng Team Abot Kamay. So alam naman natin, ang supporters ng Team Abot Kamay is mula po sa community ni Mahal. Naintindi po natin. Ang again, sinabi ko noong una kong upload, na pinakilala ni Nanay Merly sa Tikram is a Team Abot Kamay community. Po, hindi po community ni Mahal ang pinapakilala nila doon. Yes, tumutulong sila na makuha ni Mahal ang 1,101 million subscribers for gold button. Pero hanggang doon na lang. Okay, pero hindi tayo sure kung susuporta ang Tikram. Total, dahil patay na si Mahal. Ang inalagaan na lang natin, legacy, pamana ni Mahal sa atin. Dahil kung hindi kay Mahal, hindi tayo makakarting kung saan man tayo ngayon. Hindi nyo makikilala si KSMB, walang Team Abot Kamay, walang vloggers under ng Mamigs. Inaintindihan po ba natin? Okay. So ano ang magiging epekto po? Ang magiging epekto po dyan, maninibago ang Tikram. Supporters, vloggers. Iba dyan, mag-iisip ng negative. Ang iba mag-iisip ng positive. Di na magkakaroon ng bangayan. Doon papasok doon ang hindi pagkakaunawaan. Kasi ang iba, tanggap. Ang iba, hindi tanggap. Kasi ang iba, negative. Ang makaka-epekto lang niya, pagpasok ng Team Abot Kamay is gulo sa Tikram. Kasi, sa comment po, sa aking content ko kanina, regarding makakatulong ba ang Tikram community sa community ni Mahal. Okay? So, may nag-comment dito, sabi niya, dami mong HSSMB. Diba? Nagbabasa ka ba ng supot ng gaw-gaw? Di mo alam kung ano ang epekto ng Tikram community. Muntik na rin silang magkagulo dahil sa Team Abot Kamay. So, it means, mga ka-idol, ang pagpunta ni Nanay Merly sa Team sa Tikram, hindi lahat ng supporters ng Tikram ay masaya. Okay, ang iba nag-isip ng negative. Ano kaya magiging epekto nito? Ha? Ang pagpasok ng Team Abot Kamay sa Tikram. Okay, ano ang purpose, bakit nakipagkita si Nanay Merly? Alam nyo mga ka-idol, mga kamay, isa rin po yan dahilan para mapalaki, mapalago ang inyong community. Ang tawag dyan, collabs. Napapansin ba natin na may mga artista nagkukulabs-kulabs sila? Kasi yun ang yun way na makakatulong paano makikilala ang yung channel. Yun po dun. So, ang purpose ni Nanay Merly, ikakaganda, ikakaayos ng samahan, paging partnership ang Team Kram at Team Abot Kamay, ang problema, binibigyan ng hindi magandang kahulugan ng ibang supporters ng Tikram. Okay, ang iba, wala lang. It's no problem. Okay, no problem. Pero ang iba, binibigyan ng masamang kahulugan. Kahit dito rin sa Tikram. Out dito sa Team Abot Kamay, rather. Ang iba, nagustuhan na nakipag-coordinate si Nanay Merly, nakipag-collab sa Tikram, pero ang iba naman, hindi sang-ayon. Right? Yun po ang masamang epekto sa pag-collabs ng Tikram at Team Abot Kamay. Okay. Ang positive naman po doon, makikilala ang Team Abot Kamay ng community ng Tikram. Okay? At saka na ang Team Abot Kamay naman, supporters makikilala ang community ng Tikram. Ang Tikram community naman, mas makikilala ang Team Abot Kamay community. Ano yun po ang good na epekto? Makikilala ang isa't isa. Pero ang pag-iintindi ng mga supporters, iba-iba ang opinion.
Naiintindihan po ba natin? Kahit maganda ang layunin ng Team Abot Kamay sa pagbisita sa Tikram, pero ang sa ibang supporters binibigyan ng masamang kahulugan. Okay? Hindi naman masama actually ang pagpunta ni Nanay Morley na manligaw sa Tikram na magkaroon ng collabs regarding charity, because that is the way also na makilala ng community ng Tikram ang Team Abot Kamay. Hindi nyo manapansin, nawala si Mahal. Right? Nawala si Mahal sa usapan ng Team Abot Kamay Community and the Tikram Community. Kasi diba, abang nagsasalita si Nanay Morley, lagi na sa bibig niya, Team Abot Kamay. Wala na ang Team Community ni Mahal. Dahil Mahal, wala na. Alam pa na magsasabi, support Team Mahal. Community ni Mahal. Magsabi, baka nung masabi ng community ng Tikram, patay na yung tao, bakit kailangan masuportahan? So, suporta kami, sino ang papanoorin namin? Niwala na si Mahal. Diba? Ganun po yun ang magiging epekto na yun, ang magiging epekto nito. Okay? So, yun po, mga ka-idol, ang epekto po ng pagpasok ng ng Team Abot Kamay sa Tikram. May negative at positive. Dahil lahat tayo may kanya-kanyang opinion. Okay, ang iba nagsasabi, nagkagulo, malapit na magkagulo ang Tikram ng pagpasok ng Team Abot Kamay, kasi ang ibang supporters hindi tanggap na ang Team Abot Kamay pumasok sa Tikram dahil sa maraming mga issues ang lumalabas. Mga anik-anik na issues. Ganun po yun. Okay? Nakikipag-coordinate po yan. Vloggers to vloggers. Okay? Yun po ang masamang epekto at good effect ng pagkukulabs ng Team Abot Kamay at Tikram. Okay? So, hindi naman ibig sabihin regarding na po may nag-message din sa akin. Isingit lang po natin, mga ka-idol. Okay? Regarding po doon. Ang gusto lang naman daw ng Team Abot Kamay, singit lang po natin daw. Ang gusto lang naman ng Team Abot Kamay i-subscribe para maka 1 million. Ano problema doon? Wala naman, 'di ba? Well, regarding po doon, ang tanong, makukuha kaya ng Team Abot Kamay yung community ng Tikram na mapaangat, madagdagan ang subscribers ni Mahal? Dahil si Mahal wala na nga. Okay? Dito sa loob ng community ng Mamix, nanliligaw tayo ng iba kasi kilala nila si Mahal. Ang target lang naman natin, makuha ang 1 million subscribers ni Mahal para sa kanyang gold button. Pero kung doon na tayo sa labas, questionable na po iyon. Kasi sino papanoorin nila sa channel ni Mahal? Iwala na si Mahal. Alam naman natin, kahit even sa community ng Tikram, kilala si Mahal. Surely ako niyan, 100% kilala si Mahal. Ang tanong, susuporta ba sila? Dahil ang tao wala na. Deadbull na si Mahal. Dito lang sa loob ng Mamix, naniligaw tayo na makuha man lang. Kasi si Migs uli na sa 1.7 na ata or 1.6 million subscriber na si Migs. Kahit 1 million na lang, makuha ni Mahal. Sa gold button lang naman, that's it, wala na. Regalo man lang natin kay Mahal yun. Pero kung doon tayo manliligaw sa ibang community, ibang kasagutan na po yun doon. Dahil wala na nga si Mahal. Sana maintindihan po natin. Okay? Maintindihan po natin. Sana naman sa mga nandyan, that's my opinion, Kuya SMB, regarding po doon kung ano magiging epekto po ng Team Abot Kamay sa panliligaw sa Tikram. Hindi panliligaw, na makipagkaibigan. Ha? Collabs. The charity. Mahal natin, idol din ni Nanay Morley. We do not know. Okay, at least opinion ni Kuya SMB ang magiging epekto ng between the two community, Tikram, community ni Tikram, and of course, the community of Team Abot Kamay.
Okay? Maraming salamat mga ka-idol. Please don't forget to subscribe on my YouTube channel. And kay Mahal din, kung hindi pa kayo nakasabi kay Mahal, yun lang naman target natin. Okay? And regarding po doon na may plan, na may mga pangaraw, na may mga plano na may, makatulong kay Mahal na makuha 1M, tulungan natin. Yun na lang. Yun lang ating matutulong dyan kay Mahal na makuha 1M subscriber para sa kanyang gold button. Okay? Hanggang doon na lang. At respetuhin na lang natin ang legacy ni Mahal or pamana na ibinigay sa atin na hindi mawala po iyon. Kung sa libro, si Mahal tsaka si Mix yung author nito. Dahil sila ang founder ng Mamigs. Hey, maraming salamat. God bless. Hanggang dito na lang. Mabuhay po tayong lahat.